magandang umaga mga maestro. So dito tayo ngayon sa may Manila Bay, dito sa may Dolomita area. So ayan, nandito tayo mga maestro. So sa ngayon, buhay na buhay ngayon ang ano, ang Dolomites. So ayan, nag-uumpisa na pala sila dito sa ano, sa areyang to. Ayan, naglalagay na sila ng mga ano, ng mga bricks. So ayan mga maestro, makikita natin na unti-unti ng na ano, pinapaganda talagang Manila Bay. So dito sa Dolomite area, so pinapaganda nila ng gusto mga maestro. So ayan po mga kahapi, so tuloy-tuloy yung work nila dito. So ngayon naglalagay na sila ng mga alat, naglalagay na sila ng mga bricks. Ayan. So ayan po mga maestro, tuloy-tuloy yung paglalagay ngayon ng bricks. So tuloy-tuloy yung pagpapaganda nito ng Manila Bay natin. So ngayon na September 20, 2021, so alas 9 na ng umaga. Ganda ng pagkagawa nila ngayon ng mga bricks dito. So yun na yung bricks nila, gray yung nilagay nila. Tapos yung ano na to, yung dito sa kanal na to, yan. So ito yung kanal ng ano, para dyan sa mga sa isis na ano, na water pag nagtalo ng baha o bagyo. So doon sa dulo mga maestro, makita rin napakalinis ano, sa dulo. So makikita mo yung ganda ng ano, Manila Bay niya. So saliwang-saliwa yung hangin. So ayan po. So hanggang sa ngayon eh, inaayos na nila ito, pinapapaganda nila. So yun po yung mga engineers natin. So pupunta tayo dun sa ibang area mga maestro, i-check natin. So sa ngayon tuloy-tuloy pa rin yung pag-aano ng mga ating mga bisita dito, tuloy-tuloy pa rin yung pag ayan, picture taking nila dito sa area ng Dolomites. So napaganda kasi ng area na to, unti-unti na talaga siyang nagbabago. So ayan mga maestro, punta tayo sa ibang area, check natin.
So ayan mga maestro, andito tayo sa ginagawa nilang itong comfort room or CR dito sa area ng Manila Bay. So ayan mga maestro, halos na matatapos na. Ganda ng design ng ng comfort room. So ayan po mga maestro. So ayan, mayroon pa lang dumating na Dolomites. So nag-ano pa rin sila ng Dolomites. So dito sa page 2 na ito mga maestro. So ayan, naglagay na pa sila ng Argo. Ayan, nilagyan nila ng Argo. Then nagkaroon sila ng mga fences dito. Ayan po ang mga fences natin. So napakaganda ng development kayo dito. So mga ilang buwan na lang to mga maestro, magbubukas na to eh. So sana by October makikita na natin yung kagandahan itong Manila Bay natin. Sa sunod ng pag-usbong nitong mga halaman natin dito. So ayan po, ito po yung mga halaman natin. So napakaganda ng landscaping ng ating Manila Bay, lalo na ito ating Roas Boulevard. So tuloy-tuloy tayo mga maestro, i-check natin yun doon sa areyang dulong yun. Hanggang dulo na yung yung itong fences niya mga maestro. So itong bako dito sa sa may Manila Bay. So titingnan natin dun sa dulo kung hanggang saan yung bako or itong fence, itong white fence na to. Meron silang construction na ginagawa dito mga maestro. Kaya yan yung mukhang nakabako dito. Meron silang ginagawa dyan sa kalimantang looban. Medyo check din natin yung dagat mga maestro kung ano yung kalagayan ng dagat natin ngayon.
Swerte sa kumaganda yung ano, yung area mo dito. So makikita ko ng gandang ganda yung ano. Talagang ilagyan na nakabog para hindi pala makasunod. Dahil dito sa may ano na to. Dahil dito sa yung pinaka center ng Manila Bay. Yung ilagyan din nilang bago para hindi makasunod. So temporary na talaga itong halang kung ilagay nila na fence dito para hindi makakaala yung mukha yung magagawa. Pero makikita ko naman mga kaya ito, ang ganda lang ng landscaping. Ayan mga kaya ito, ang ganda ng landscaping dito. And bawat ano ito, inaalagaan yung mga halaman. Pinakatubo nila na maganda yung mga halaman dito. So ayan po, nakikita natin dinidiligan kahit kahit maganda yung panahon, may umuulan paghapon. So talagang makikita mo mga maestro, basang-basa pa yung ano natin dahil sa meron siguro may ulan kagabi. Pero nagdidilig pa rin sila. So ayan mga ano yan, mga mga pampataba diyan. So ito yung mga tinanim nila na ano na mga halaman itong anyog. So ayan yung coconut tree natin. So yan yung ano natin, ito yung tree of life. So yan, napakagandang idea ito na nagtanim sila ng mga coconut dito sa mga ano, hindi pa nalagyan na ano, itong mga open area na to. So yung dagat mga maestro, makikita natin napakaaliwalas, oh. So, napakaaliwalas ng mga dagat, eh, makikita mo yung mga ibon, buhay na buhay yung mga ibon natin. So dami ngayon siguro isda ngayon dahil sa pana yung mga ibon dyan sa ano, sa tabi ng dagat. So pupunta tayo pa rin sa dulo mga maestro. Ito yung pangalawa nating CRD tour, comfort room dito sa Manila Bay. So nandito ito sa Quirino Avenue. So ayan mga maestro, safe pa rin na patapos na rin yung ano, yung comfort room na to o itong CRD dito. So dalawang CR ang itinayo dito sa Manila Bay. So ayan mga maestro, hanggang dito yung ano, hanggang dito yung itong fences nila na ginawa. So tuloy-tuloy ang gandong sa dulo. So ayan mga maestro, check natin kung makakita natin yung ano, yung dagat.
Dito tayo sa sewerage treatment plant. Dito sa building na to. So dito nililinis yung ating water. So, merong mga ano diyan, merong mga malalaking mga ano pump. Tsaka yung desalination, yung naglilinis ng tubig. So ito yung sewerage treatment plant natin mga maestro. So ayan mga maestro, kitang-kita natin na talagang hanggang ngayon eh tuloy-tuloy yung pagbabago dito sa ano, sa Manila Bay. So itutuloy-tuloy nila ito hanggang gumandat at lumilinis ang Manila Bay at saka itong Rojas Boulevard natin. So ito yan, dito na lang tayo mga maestro. Muli paalala na mag-ingat po tayo, keep distancing at saka yung alagaan natin yung ating katawan. Ito si Chelsea Vlog, ang inyong YouTuber, nag-aanyaya sa inyo na mag-subscribe at i-like at i-share ang ating mga videos para sa mga updates na ating pang gagawin. Maraming salamat mga maestro. Bye mga maestro!